Mas reas naman o si Pangulong Kunyang Junior kasama ang ilang mga kanyang kasabwat sa ngunoy mga katiwali ang nagaganap sa kasalukuyang administrasyon. Ayon kay Atty. Salvador Panelo, dating Chief Presidential Legal Counsel, isiniwalat niya ang umano'y nakakrimbal na katotohanan ukol sa mga hindi ka nais-nais na gawain ng ilang opisyal ng gobyerno sa ilalim ng pamumuno ni Kunyang Junior. Ayon sa kanya, may mga ebidensya na magpapatunay sa mga ilegal na aktibidad na kanilang kinasasangkutan. Sa ilang pahayag, sinabi ni Atty. Panelo na mayroon siyang hawak ng mga dokumento at testimonya mula sa mga mapagkakatiwalaang sources na mag-uugnay kay Pangulong Kuting at ilang matataas na opisyal sa gobyerno sa mga anomalya. Dagdag pa niya, ilan sa mga isiniwalat na ito ay patungkol sa paglustay ng pondo ng bayan at pagpapabor sa ilang mga negosyanteng malapit sa administrasyon. Ani ni Panelo, ito ay isang malaking trahedya para sa bansa at hindi na umano maaaring magbulag-bulagan pa ang taong bayan sa mga katiwalaang nagaganap. Sa ngayon, hinihintay pa ang opisyal na tugon ng Malacanang hinggil sa mga akusasyong ito. Sinabi naman ni Atty. Panelo na handa siyang magbigay ng testimonya at makipagtulungan sa anumang imbisigasyon na isasagawa upang tuluyan ng mailantadang katotohanan. Ani niya ito ang tamang panahon upang mapanagot ang mga tiwali sa gobyerno, lalo na ang tanging interes lamang ng sambayanan ang kanyang isinusulong. Patuloy nating babantayan ang mga susunod na kaganapan ukol sa kontrobersiyang ito. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Diyan, ito kung di ako nagkakamali partner para sa ating update, ito yung mga graba at buhangin na ipinapasok sa katedral. Tama po ba, partner? Tama yan, partner Franco, no? Around 12 a.m. kanina, mayroong isang van na nagpasok ng cooler. Pero nung inspeksyon, hindi natuloy dahil nga ito yung mga gusto nilang mangyari sa Emerald Gate. Ang laman ng cooler ay nilipat sa mga bags na may label ng PNP. Laman yung mga graba, mga buhangin at graba, sand and gravel, at itinakbo ng mabilis papasok sa KOJC Cathedral. Around 3 to 5 bags na itinakbo doon sa loob, pero habang tinatakbo, partner, may spill sa harap ng gate, kaya nakita natin yung laman nung bag na yon. At narinig din ng ating mga kapatiran na nagbabantay sa KOJC Cathedral na para bang nagmamasa sila ng semento sa basement, no? Ng JMCFI. At patuloy, partner, yung pagpapasok nila ng mga kontrabando dito sa loob na ating compound. Ito yung gusto nila mangyari. Kaya hindi nila dinadaan doon sa gate 18 kung saan may scanner at direkta nila dito na pinapasok yung kanilang gusto mang ipasok sa ating gate, Franco. Yes, Attorney Sal, ano pong masasabi natin dito sa ganitong uri ng ngayon naman, after nagpakita po tayo ng mga larawan na meron silang hinukukay sa basement to. Di ko alam kung gaano kalalim, pero malalim na po ito. At meron naman sa KOJC Cathedral na nagbibit-bit ng mga grabat buhangin. Ano po nakikita niyo dito, Atty. Sal? Alam mo yan, dapat kasi yung mga abogado, tama naman na yung press conference, you file an urgent motion for an ocular inspection. Ang title mo ganyan, urgent motion for an ocular inspection to show the violations of the amparo writ issued by this court para pumunta ang hukuman doon at makita niya. Kasi alam mo, kung puro lang tayo ang ganito, walang mangyayari sa atin. Kailangan malaman ng hukuman niya, paanda, mauna tayo ng Senate, hindi lang pumunta dyan. Yan ang muna ang dapat gawin kasi yes, kailangan legal. Ever since sinasabi ko na court lang ang pag-asa natin yan, but we cannot, the court cannot make any order without evidence presented to it. Hindi gagalaw yan. Kailangan lahat ng mga video, di ba, sa aking article, ipinakita ko doon yung lahat ng violations. But these violations, kahit na ilagay ko yan sa article, ibunganga natin yan dito, walang mangyayari yan hanggat hindi pinipresenta sa hukuman sa pamamagitan ng motion or manifestation. Mag-file ka doon,
bibigay ka ngayon ng mga tao mo doon, ipipresenta mo yung mga video, yun ang kailangan. Hindi makakadalawang umapag ganyan eh. Yes. Attorney, meron po tayong ano, ocular inspection and public hearing po ng Senado September 3 of this year. Kung saan? Senado eh. Dapat yan sa mga abogado natin eh. Dapat naumpa yan eh. Yung mga pinapalabas natin, dapat yan pinapakita sa hukuman. Sino sumite? Yan ang ebidensya na lumalabag sila sa writ of amparo. Hindi naman natin ginagawa. Sus Mariosep. I think partner MJ, meron tayong inihain na kung di tayo nagkakamali ang ating mga abogado sa mga ginagawang illegal ng kapulisan dyan. Kung di ako nagkakamali, partner MJ. Attorney Sal, many are saying that it would be a great help if you would join our legal team to fast track our moves, attorney, para makuha natin agad ang ating kinakailangang remedyo mula sa korte. Eh, problema, matagal na akong humihingi sa inyo ng mga pinayon nyo sa court. Hindi naman kayo nagpapadala. Advice ako ng advice, hindi naman nasusunod. Kaya, alam mo, yung urgent motion for an ocular inspection, dapat pa yan eh. Kasi nung naglabas ng grid, nagbabiolate na sila eh. So you have to show to the court na, Your Honors, they're violating ito, mga ebidensya namin. Eh, kung malangit tayong gagawin ganyan, puro tayo press conference, wala pangyayari sa atin, puro tayo propaganda. Propaganda, alam na ng taong bayan yan. But the court cannot make any move unless it is, at least this evidence are submitted to them. Yeah, yan ang mahalaga dyan eh. Meron tayong motion to cite in contempt. Meron na tayo noon. Pero wala tayong motion for an ocular inspection na pumunta mismo ang hukuman doon. I'm sure pupunta ang hukuman doon eh. Attorney Sal, during din sa budget hearing sa House of Representatives, natanong ni Congressman Marcoleta itong Commission on Human Rights at nababagalan yung kongresista sa tugon nga ng CHR na dapat na sana ay mabilisan dahil nga dito sa patuloy na abuso no ng Philippine National Police sa KOJC. Ano masasabi mo doon, attorney? Dako eh, wala na. Ever since sinabi na natin, wala tayong maaasahan na dyan. Kasi ang history niya, palaging kalaban niya sa, no, sa tunay na justice. Gusto niya injustice eh. Hukuman lang talaga ang pupwede. Hukuman. Kaya may mga abogado na sa labas ng KOJC, nag-iisip na tumakbo sa Korte Suprema. Kasi nga, ang pati yung lower court, eh, hindi sinusunod. Problema rin naman, kasi hindi natin binibigyan ng sufficienting ebidensya. Kasi yung ongoing na violation, dapat every time na nagbabalit, binibigay natin sa hukuman yun. I think, partner, ginagawa ata yun ang ating mga abogado, kung di ako nagkakamali. That's why everything is documented talaga, dinodocument ng mga manggagawa dyan, ang lahat ng mga galaw ng ating mga kasama sa KOJC. Siguro kailangan na lang natin bigyan linaw na yung ilan sa kanilang ipinasa sa korte ay tila hinahanapan natin ng mas mabilis na paraan ng sagayon, maisagawa agad. Dahil so far, yung natanggap na natin na temporary protection order, this was filed right before, kundi ang nagkakamali, yung time na nilusob nila o pinasok na nila ang KOJC. At meron pa tayong patuloy na mga ifinafile na iba't ibang mga kaso laban sa ating kapulisan. Pero in particular, patungkol sa inspection na mismo, ang ating hukuman dapat ang pumunta. I'm not sure about that. Attorney, anong pinakamagandang move on your end po para maumpisa na po ito? Tagal ko lang sinasabi. Una muna, hindi totoo yung nag-file kagad ng petition for writ of amparo. Yung pag-atake nila, June 18 pa ako nag-payo sa mga abogado publicly dito sa programa ito, paulit-ulit ko sinasabi, file na kayo ng writ of amparo. June 18 ko sinabi yan, nag-file lang sila July 1st, 2 weeks after. Di ba? Pagkatapos sabi ko nga, dapat Korte Suprema, huwag na dyan. Para yung 15 justices, gagalaw at gagalaw yan. Pero on the morning na pinapawithdraw ko sila, di ba? Tayo MJ, sabi ko, i-withdraw nyo na yan kung hindi gumagalaw yan. Punta kayo sa Korte Suprema. But in the afternoon, biglang nag-issue. Eh okay na.
violation na. Ang problema, di pinaylate. O dapat, for every violation, takbo ka na naman sa hukot, takbo ka na ng takbo. Ako, I don't believe na yung mga video yan ay presenta. Kasi hanggang ngayon, wala kayong pinapadala. Kasi kami, mga abogado sa labas, we want to help, pero hanggang di nyo kami binibigyan ng mga dokumento showing kung ano nangyayari dyan sa hukuman, hindi namin alam yan dahil nasa Davao Court eh. Buti kung Maynila lang yan, punta lang kami sa Maynila, di sa hukuman, di alam na namin. Eh dito, malayo eh. Hindi nyo pinapadala nyo kami. Correct. Sa ibang topic naman, sa nakatagda pong investigation ng Senado dito sa KOJC compound, coming Friday, ang schedule ho kasi alas 10 ng umaga, pupunta sila dito sa loob at mag-iinspeksyon. Alauna naman, magkakaroon ng hearing doon sa SP Hall sa Davao City. Ngayon sir, many are asking if mapipigilan ba ng Philippine National Police itong mga senador na inspeksyonin mismo yung GMCFI basement na nakuhanan po ng litrato na malalim na po yung drilling doon at paghuhukay. Paari ba yung pigilan ng PNP attorney na hindi papapasukin yung mga senador? Papasukin nila yan. Alam mo silang choice. Pero sabi ko nga, mas dapat yung hukuman. Hukuman sana ang naunang mag-inspeksyon. From the very time na naghuhukay sila, nag-file na tayo ng urgent motion for ocular inspection. Yung nakarating na siya din. Kasi tinatanggi nila. Eh meron namang ebidensya, may kumuha na nandun mismo, most likely mga police din yun, na sympathetic. So kaya, tinatanggi, o di nila inspection ka sa hukuman, o di huli. Attorney Sal, may movement po ngayon no, sa House of Representatives. Kaugnay po sa sinasabi nilang impending investigation laban kay Vice President Sara Duterte. Nagkapalitan po ng chairmanship ang House Committee on Blue Ribbon. At ang inilagay po nila ngayon na chairman ay kilalang kritiko ni Vice President Sara Duterte na si Manila Representative Joel Chua. Nataon po ito, Attorney Sal, sa paglalabas po ng COA report na sinasabing iniwanan raw ni VP Sara yung DepEd na may 12 bilyong disallowances. Meron din umanong suspensyon at meron din umanong mga kaso. Anong masasabi mo dito, Attorney, na ito na, nagtutulungan na yung mga ahensya para pabagsakin si VP Sara? Eh dati naman ginagawa na nila yan. Ano bang katakataka pa ron? Pero yung issue ng disbursement, under investigation pa yun ang COA. Kaya premature na gagamitin nila yung COA. Yung mga notice of disallowance, yung mga sinasabi ng COA, bali kayo dito, bibigyan pa kayo ng pagkakataon magpaliwanag. Kaya hindi pa dapat yan paksayin dyan sa congressional hearing. Premature yan. But since nga ang intention ay siraan siya, ilalabas nila. Tsaka, questionable rin ang timing, attorney, nang siya'y bumisita last Monday dito sa ating compound, last Sunday, when we celebrated our 39th anniversary celebration, siya ang panauhing pandangal. After noon, nagsilabasan na itong mga issue na ganito, Attorney Sal. Talagang palagi nilang ganyan yan. Maniwala kayo, hindi titigil yung mga yan. Hindi titigil yan. Pero I don't think they will succeed. Kasi yung tao, hindi tatanggapin. Kasi nungalingan na inilalatag nila din sa congressional. Lalo pa't ang mga nilalagay, Attorney Sal, yung talagang mga ano, no? Yung mga vocal critic ng Vice President Sara Duterte. Franco? Yes, syempre naman, partner. Nakita naman natin yung significance ng ginagawa nilang panggugurgur sa mga Duterte. Everything was really played well ng mga kalaban ng PRRD administration before. At ngayon nga, napakalinaw, partner MJ, na lahat ng may kaugnayan sa mga Duterte, even dahil nga naging kaibigan din ang ating buting pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy, and including SMNI, everything na kanilang ginagawa is sobra-sobrang illegal. Believe it, isipin mo, partner, and also attorney, pati ang SMNI na freeze order, everything freeze order, including Children's Joy Foundation freeze order, at ngayon na libo-libong kapulisan at ngayon patuloy na dinadagdagan pa. So, the thing here also, MJ, is yung on top of this na nagko-control, hindi lang pala PRRD dahil meron nga tayong natatanggap na impormasyon.
At ngayon ay may lumilipad na mismo ng mga military hardware sa KOJC compound. Ito yung Beach King, ito yung ilang mga kagamitang pandigma ng Amerika. At meron nga tayo nahuli dyan, nabidyoan pa, Attorney Sal, na Amerikano na sigig dirty finger pa na palakad-lakad sa vicinity ng Kingdom of Jesus Christ compound. Ganun po yung involvement na po na obviously tahasan na po ang ginagawa ng mga Amerikano sa KOJC. Attorney Sal, ano po masabi niyo dito? Patagal na yun, di ba? Parang paulito eh, di ba? Parang mga siramplaka na tayo. Nakakarindi na nga mga banat natin eh. Ganun pa rin ang nangyari, wala eh. Eh sabi ko, hukuman lang, ever since sinasabi ko, only the courts can do something about that. We have to do our job sa hukuman. Saka na yan, tapos na ang propaganda natin eh. Lahat nakakaalam na nangyayari. Pero yung hukuman, kailangan tanggapin nila yung ebidensya yan. Submitted sa kanilang hukuman. Attorney Sal, sa recent po na bagyo dyan sa Metro Manila, nag-trending po yung hashtag nasaan ang Pangulo. Kayo ho, naramdaman nyo yung pagtitimo ng national government sa kasagsagan po ng bagyong Enteng, Attorney? Well, ang gobyerno, kahit na sinong presidente, talagang may nakalaan ang mga pagtugon sa disaster. Lahat ng presidente, ang magiging problema, yung hinahanap nila yung tao. Kasi si Presidente Duterte, dumarating. Itong si Presidente Marcos Jr., hindi nakikita. Kaya hahanapan talaga siya ng presensya niya. Tsaka, sa komento ng netizens attorney, naramdam nila na walang nagtitimon sa bansa, mga pangunahing siya ng gobyerno. Tsaka ang babaw raw ng mga direktiba ng Malacanang na ang mga utos, the usual naman na routine o mga trabahong ginagawa ng mga government agencies kahit na wala pang bagyo o kalamidad. Attorney Sal. Gaya na sinabi ko, yan lahat ng ngayon siya ng gobyerno, ready yan. Kasi nga, prepare na nila yan eh. DSWD, lahat yan. Ang kailangan talaga ni Presidente Marcos Jr., magpakita siya doon sa mga lugar na may disaster areas para ang tao mapil nila na nandiyan ang Presidente. Pag hindi talaga siya magpakita, magparamdam, talaga makikriticize. Thank you, Attorney. I believe Franco, no? Yes. Kahit may masamang panahon, tuloy-tuloy pa rin yung mga activity sa Liwasang Bonifacio. Tuloy-tuloy pa rin talaga, partner. Iba't ibang issue nga yung tinatalakay natin dito eh. Pero yung katanungan po natin dito, attorney, meron po dito na ano pong masasabi nyo sa inilabas na report na kay Alice Guo po na nahuli sa Jakarta, Indonesia na kinumpirma ng Department of Justice, NBI at PAOK. Attorney Sal. Eh, ibig sabihin, mas magaling yung Indonesia kaya sa atin. Alam nyo, dito nakapuslit. Yun lang ibig sabihin mo. Correct. So, anong dapat gawin natin, Attorney Sal, sa ating mga tanggapan ngayon na ang Department of Justice ay talaga naman parang wala ng pag-asa at palubog ng palubog. At ang NBI, palubog ng palubog. At ang PNP, palubog ng palubog sa kahihiyan. Tama po ba ang sinasabi ng ilan sa ating naging kritiko o yung ating mga political commentarista na kinakailangan na buwagin na daw po ang tanggapan ng Philippine National Police dahil sa ganitong uring sistema na paulit-ulit na nangyayari? Kaya palitan ninyo yung mga heads. Kasi yung organisasyon, kasing galing ng namamahala dyan. Pag mahina yung bossing dyan, anong nangyayari? Palitan nila yung mga ahensya ng gobyerno na binanggit mo. Doktor, hindi na po kinakailangan na baguhin pa or magkaroon ng pag-amyenda. Bagkos, kinakailangan lang palitan ng isang matino o maayos na pamumuno gaya ng ating former President Rodrigo Roa Duterte. Parang ganun po ba? Exactly. Yan ang tinatawag na common sense. Kaso lang, attorney, tila nalihis ng landas ang Pilipinas sa kasalukuyang administrasyon ngayon. Dahil ang pinaglalagay sa posisyon, for example na lamang po, attorney, ang pinaglalagay sa Davao City, nilagay si Torre. Na alam naman natin na very shady ang kanyang track record, sila Marantan. Yun nga po ang masaklap na tinatamasa ngayon ng especially taga Davao City. Diba, partner? Yes, attorney.
Eh dapat yan si Presidente Marcos Jr. Kitang-kita niya na yung ginawa nga. Panlilinlang sa... Nalinlang siya dito eh. Hindi siya nasabihan kung ano nangyayari doon. Sinabi sa kanya, walang pumasok niya sir na may armas. Eh, kitang-kita na mayroon mga armas. Sir, walang tiyaga siya. O kaya, yung mama, sa paniniwala niya, totoo sinasabi ng mga tao niya, nagsalita o dinamuha namang gago siya, kawawa. Pero, katotohanan yan, yung mga nasa ground, kaya dapat palitan niya na yung mga yan. Eh, ang problema, naniwala siya, sinuportahan niya. Ang uulan siya ng batik. So, malinaw po, Atty. Sal, na si Marcos Jr. ay out of touch sa totoong buhay o sa totoong kaganapan sa ating bansa, at ang kanyang mga tao sa kanyang kapaligiran lamang ang nagdidikta sa kanya kung anong mga sasabihin niya kung anong gagawin niya. Tama po ba, Atty.? Hindi siya dinidikta. Gaya ng sinabi ko sa article, the president is misinformed. He is made to appear na yung mga sinasabi nila totoo. Kaya, ang mga salita niya puro labag sa katotohanan. Madali sabi, since na-realize na niya yan, hindi ko rin naintindihan kasi, yung mga reporters din, nung inambush interview siya, nung sinabi niya, dapat sinabi na mga yan, sir, hindi, nakita ko namin, kitang-kita talaga may mga armas, baka mali ang mga pahayag nyo, batay din sa mga sumbong sa inyo. Eh, problema, tumahimik din yung mainstream media. Kasama rin, complicit din sa mga pagtatago ang nangyayari dito sa POJC. Saka, Atty. Sal, kung itong mga ginagawa ng Marcos administration, kung nagawa ito sa Duterte admin, at the same attention ang nakuha ng Duterte administration sa mainstream media na kahit bahing lang na PRD ay binabalita, talagang sirang-sira ang administrasyon, Atty. Sal. Pero ngayon, ang mga balita, Atty., hindi mo marinig eh. Pero at least ngayon, nakikita ko nagkakaroon na ng coverage. Punta dyan, kahit pa paano man, nag-uumpisa na. Baka simula na yan. Tignan natin. Kasi alam mo, ang mga mainstream media, malalaking higante ang nagmamayari dyan. Siyempre, negosyo nila ang palagi nasa isip nila eh. Pero pag nakikita nila ang taong bayan, nagagalit na rin sa kanila, dahan-dahan niya. Ito mo, ngayon eh, nandiyan na sila. Medyo pinapakita na nila yung mga nangyayari. Hindi kagaya nung tahimik na tahimik. Nagkakaroon din ng konting pagbabago. Yes, pero Atty. Sal, when you were presidential spokesman, how did you deal with the media? Kasi ito, sa administrasyon na to, bago ka makapagtanong sa presidente, magsasubmit muna kayo ng mga listahan ng tanong at malalaman mo lang na allowed kang magtanong kung tatawagin ka sa ambush interview. Sila yon. Noong ako'y presidential spokesperson, tanongin mo lahat na reporters, anything under the sun. Saka diretso ang mga sagot ko, wala namang ako. Saan ka pa pupunta? Isang sentence lang, tapos na kagad ang usapan. Franco? Yan. Actually, patungkol dyan na partner, no? Ang daming naglalabasan ngayon, Atty. Sa mainstream media dahil nakapasok sila. Pero in spite sa nakita nila na kung saan dapat yung kanilang angulo ng storya ay hindi pagpapapasok ng Philippine National Police or yung paghukay o tunnel, ay yung pa rin inililis nila na nandun pa rin si Pastor, nagtatago pa rin, tila wala na pong pag-asa talaga ang ilan sa ating mainstream media na talagang sumunod lamang sa utos ni Marcos kahit tahasan na ang pagsisinungaling nila. Atty., ano kaya magiging huling sandalan ng mga ito, especially sa mga nagpatuloy na sumusunod sa mandato ng kanilang mga bossing na magsinungaling sa kabila ng obviously na pinapakita na hindi na sila makapagsinungaling sa mga footages na bumubuhos po sa social media? Gaya ng sinabi ko, paano nabuksan sila? Correct. Whether sila, ang angle nila, kaya ang tao naman, kahit iba ang angle mo, pag nakikita yun, kasi nilalabas nila yung video eh. So pag nilalabas mo, tapos ang reporting mo, eh, taliwas doon sa nakikita ng tao, di useless din. Talo rin siya. Yan. Yan ang malinaw, Atty. Talong-talo talaga itong mga to, kahit anong gawin nilang palusot
o excuse, wag nilang gamitin ang kanilang pagiging journalist sa pagsisinungaling, pero malinaw po ang iyong sinabi, Attorney Sal. In the end, sila po ang matatalo sa kanilang pagsisinungaling dahil ang kanilang kinukuhaan po, ang source of information po nila ay si Tore, na obviously nung nagkaroon din po ng press con, kasi nagkasalubungan din po ang press con ni Attorney Israelito Torion at si Tore, na kung saan sabi ni Tore na Photoshop lang yung nakita po natin mga larawan na inilabas po natin, yung mga hukay, mga tunnel, Photoshop lang po yun. Yan, Attorney. Masasabi po ba natin yung Photoshop yan? Kaya nga, dapat siya, nung matanggap niya yan, hugado ng POJC, nung matanggap niya, takbo kagad siya sa hukuman, urgent motion for ocular inspection. Lalo pa nga tinatanggi, obvious naman. O di nagpunta ang hukuman doon, o di nakapasok, o di na-stop sana yan, kitang-kita na ang ebidensya, wala. Inuna natin mga propaganda Correct. At ngayon ay Attorney Sal, Partner Franco, meron kasi nagpadala sa atin at Attorney Sal sa SMNA inbox ng open letter na isa pong pulis na nandito po sa loob ng compound. Medyo mahaba-haba po yung kanyang medyo mahaba-haba po yung kanyang liham, pero isa po sa mga pinunto niya na na-quote that the Philippine National Police have augmented thousands of officers, leaving them to starve and suffer from thirst and extreme heat. Totoo naman po ito dahil talagang binababad sila dito kahit sa initan. At wala rin daw ang PNP, hindi rin daw nag-provide ng mga palikuran para sila po ay para magamit nila. 3,000 mahigit na mga pulis. Ito po ay nakakadurog ng puso na makita yung kasama niya ng mga pulis, kasama siya, na natutulog daw, Attorney Sal, sa mga damuhan, sa mga semento, at ang hapin lang po ay karton. At isinita rin po na nagpadala ng open letter, Attorney, yung pagpayag ng PNP sa mga sibilyan na magsuot ng PNP uniform at magsagawa po ng drilling activities dito po sa KOJC compound. At direkta raw itong paglabag sa Article 179 ng Revised Penal Code. So, kumbaga, iniisa-isa nitong nagpadala ng open letter, Attorney Sal, yung kanilang sitwasyon dito sa loob ng compound, in behalf po sa lahat ng mga libu-libong pulis na nandito. Ano masasabi mo doon, Attorney? Muna-muna, hindi na kailangan niyang sabihin yan kasi kitang-kita na natin yan. Ngayon, kung puro lang sila ganyan, puro sila daldal, puro sila sulat, alam na pala nilang illegal, alam na nilang hindi dapat sundin nila, sinusunod. Ganun na kasimple yan. Magiging complicit ka pag you know na mali, illegal, irregular, tatahimik ka. Tapos susulat ka. Ganito, ganyan-ganyan. Gawin mo na yung dapat mong gawin bilang mga pulis na protector. Kaya na sinabi ko sa article, ng mga pulis dapat ang protector, enforcer, hindi violator. Nagiging violator rin na. Ano po ang maipapayo niyo, Attorney, bukod po sa inyong pahayag? Kasi naririnig po kayo dito sa buong compound, naririnig po kayo ng mga pulis. Ayan mga yan, walang magagawa yan sa ngayon. Naghihintay yan ng utos ng hukuman. Kaya yung aking payo, i-ocular inspection na ng hukuman yan. Dapat mo pa yan. Franco? Yes. Yun nga yung ating laging idinadalangin sa ating Diyos na matigil na itong patuloy na karahasan na ginagawa ng ating kapulisan. Kaya isa sa bagay na ating ginagawa ngayon, Attorney, is nandun po tayo sa Liwasang Bonifacio na patuloy na nagbibigay ng mensahe sa iba't ibang issue, hindi lang po sa KOJC, iba't ibang issue na kinakaharap ng ating bansa, yung korupsyon at yung mga kalamidad na hanggang ngayon nagresulta. Isipin po natin na ang nagfa-fact check na po ay ang kalikasan para patunayan man lang na ang mga sinasabi o yung naging pahayag ng ating Pangulo ay hindi totoo. At maliban dito, isa sa binanggit din ng isa sa ating mga naging speaker, si Kaado Paglinawan, na hindi matatapos ang krisis na ito ng ating bansa kung ang Pilipino ay mananatiling walang pakialam o hindi nila papansinin ang mga issue ng problema. Gaya rin po ng sinasabi natin paulit-ulit na kinakailangan po natin na mamulat
ang taong bayan. Attorney Sal, paano po na ang pinaka magandang pahayag o panawagan sa ating mga kababayan nang sa gayon makiisa at mamulat po sila sa kinakaharap po ng ating bansa para sa susunod na mga henerasyon? Naku eh, matagal na tayo nanawagan dyan. Wala namang bago sa mga sinasabi ng mga nagsasalitangan. Matagal na itong studio ito. Matagal lang nananawagan dyan. So, hindi na kailangan paulit-ulit. Sa ngayon talagang hukuman, yan ang matagal. Punta kami yung muna sa hukuman. Pag ang hukuman walang nagawa, ang tao mismo gagawa ng paraan. Rek, attorney, may tanong attorney. Po si Ma'am Z sa YouTube. Yes, ang tanong ni Ma'am Z partner, attorney, mukhang walang tulong ang national government kay Inday Sara. I mean OVP, ang DSWD wala pa. Yung data ito, attorney, sa pagpapadala ng relief goods sa mga naapektuhan po ng bagyong Enteng. Attorney. Well, what do you mean walang tulong na binibigay? Parang nakita daw na taong bayan, OVP lang ang nagpapadala ng tulong. Nag-distribute na nga si BP Sara. Tsaka yung key secretary Rex Kachalian, hindi ba dami rin nilang pinapadala? Doon nga ako bilib sa taong yan eh. Dahil kahit na walang disaster, pinakita niya sa akin eh. Nung nagkausap pa yun, matagal na, wala pa yung mga bagyo. Ready na. Si Flor Delis Clanog naman sabi niya, di ba ang media kaya nga sinasabi na 100% Filipino ay para ang loyalty sa bansang Pilipinas? Ang main problems natin ang nasa gobyerno mismo, attorney. Sabi ni Flor Delis Clanog. Alam mo, tayo ang lumikha ng gobyerno. So kung gobyerno ay hindi tumutugon sa pangangailangan ng lumikha sa kanya, anong gagawin kung ikaw? Eh, alam mo na dapat ang gagawin mo. Hindi ba yung last paragraph ng aking artikulo? Ano ba nakalagay ito? Binasa mo ka po na NJ. Ano sabi ko? This illegal monstrosity must stop. Otherwise, this monstrosity will devour those who created it. Di ba paliwanag yun? Yung mismong lumika nitong halimaw na ito ang siyang tutuklaw, kakain sa kanila. Para sa ating huling katanungan po dito, ano po masasabi ninyo dito na si PBBM admin optimistic about signed peace deal with the CPP, NPA, NDF? Tila gusto na? Hindi ang kami, hindi sila natututo. Yung kaliwa. Talagang they will use everything para karoon ng pistan or kunyari ng dialogo para palakasin pwersa. Kaya problema, nakikita natin ang sabwatan. Kahit na hindi formal ang sabwatan, dahil common enemy nila mga Duterte. Kaya sa Kongreso, nagsasabwatan yung kaliwa, yung liberal, at saka yung mga dating kaalyado ng Presidente Duterte, nagkakaiso sila. Kaya, asahan na natin yan. Yes, kaya yan ang ating panawagan sa ating mga kababayan. Especially, alam naman natin na numero unong kalaban ng pamahalaan ay... Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!